guys! Welcome to my channel. For today's video, I will be doing something na hindi ko pang karaniwang ginagawa. So today, napag-isipan ko na gumawa ng isang recipe. So I will be doing a banana bread or a banana cake. Dati, parents ko is ginagawa na to, pero medyo matagal na hindi na namin ito ulit nagagawa. So parang na-miss kong gawin. So I will be trying again to do it, and I will be sharing to you the recipe. Siyempre, pinakauna sa lahat is ang banana. Kailangan meron tayong apat na medium size na banana. So kailangan mo siyang i-mash para maging ganito yung consistency niya. Next is the flour. So kailangan din natin ng 1.5 all-purpose flour. And next, kailangan natin ng 3/4 cup ng brown sugar. Next is, dagdag ko na lang to sa recipe yung evaporated milk. Yan. So siguro ito mga, sinansya ko na lang siya, so parang nasa mga 1 cup din siguro siya, or less than 1 cup. And then, kailangan din natin ng baking soda. Yan, 1 teaspoon of baking soda. Next is the salt. Yan. So 1/2 teaspoon ng salt ang kailangan. And then 2 egg. And lastly, kailangan natin ng 1/2 cup ng oil. So yun ang mga ingredients. So first, para sa ating mixture, ito na yung ating minash na natin na banana. And then, we will put all the ingredients except for the all-purpose flour. Let's put the salt, the baking powder, let's put the oil. Next is yung egg. At sugar. Yung ating evaporated milk. Then, imimix natin siya using a whisker. Whisker or a whisk. Yan. So, let's mix it. Be sure na dahan-dahan kasi medyo baka lumampas tayo sa lalagyan kaya baka matapon. So, sayang ang ingredients. So after mixing it well, isasama na natin siya sa all-purpose flour. Yan, siguro okay na yan. Talagang humihiwalay yung oil sa ibang ingredients. So dahan-dahan natin siyang i-pour sa all-purpose flour. And then, mix na natin. Medyo mahirap siyang i-mix kasi yung lalagyan ko is medyo makipot. Pero ang bango niya. Siguro, I don't know if kailangan pang gumamit ng vanilla. Pero para sa akin, mas maganda yung natural na scent. Yung banana, yun mismo. So mas maganda kapag yung mag-mix ka is yung transparent. So makikita mo yung mga gilid-gilid kung talagang na-mix mo na. Kasi minsan may mga natitira pang flour sa gilid. So yan, katulad niya, nakikita ko siya. So, sasaidin natin para ma-mix well. Pwede naman din gumamit ng spatula para ma-sure. Kaso nga lang, as of the moment, is wala akong spatula. So, ganito na lang muna tayo. So, as you can see, nag-blend na yung oil sa mixture. Kanina hindi kasi wala pa yung all-purpose flour. Kaya kailangan dito talagang imimix. May mga nagiging buo-buo. So pag naluto yan, yung powder magsistay. At ito is kakaiba kasi, di ba, usually pag nagluluto ng mga bread, ng cakes,
is sa oven. So ako, plano ko talaga kasi gusto kong mag-explore in baking or cooking. Yan. Kaso nga lang, as of the moment, wala pa akong oven. At currently, nandito nga tayo sa situation na naka-enhanced community quarantine. So, walang way para makabili ng oven. Kaya, ang gagawin natin ngayon is isi-steam natin to. Like sa ginagawa sa mga leche flan. So, sana maging moist kasi steam na siya. Pag hindi siya nag-moist, nako. hindi masarap ang banana bread kapag hindi moist. Kailangan moist yung gitna niya. So, alam ko parang magkakasya yata to sa dalawang lalagyan ng milanera. Ito pala yung gagamitin ko na milanera. Yung ginamit ko din dati kasi gumagawa ako dati ng leche flan. So, yan. Ito ang gagamitin natin kasi yun na yung kasya sa steamer ng rice cooker. Sa rice cooker tayo magsisteam. So, yan. Wait lang. Final mix. To make sure na wala ng mga bubo. Huwag nyo masyadong dudurugin pala yung banana. Yun yung sikreto dun. Kasi pag durug na durug or halimbawa blender nyo, wala na yung texture na may banana ka makakagat pag naluto na yung banana cake or banana bread. Kaya hayaan nyo yung medyo may kaunting buo-buo siya. Huwag nyo masyadong i-blender. Mas maganda yung ititinidor nyo na lang siya para meron tayong ibang texture. Hindi lang iisa yung texture na parang plain lang na soft. So, yan. Okay. So, we will transfer it sa llanera. So, yan. So, isi-steam natin siya sa rice cooker for about 40 minutes. And let's see kung ano ang kakalabasan. Alright. Isali na natin siya sa llanera. Huwag natin masyadong pupunin kasi baka umapaw siya mag-expand. So, lagyan natin ng konting space na para pag nag-expand, may space siya, hindi siya yung aapaw. So, hindi lang yata dalawang llanera to ang magagawa dito. I think tatlo or apat na bread ng llanera. Size ng bread. Guys, ito na yung rice cooker natin. So, nalagyan ko na ng tubig yung rice cooker and then ito na yung steamer natin. And, nalagyan na natin yung dalawang llanera. Dalawa lang yung kasha pero dun sa mixture kanina, may natira pa. So, mamaya na lang natin ito sa salang matapos itong dalawa. So, we will steam it for 40 minutes. Ang time ngayon ay 7:11. O, diba? 7:11. I'll get back to you guys kapag cook na siya para mapakita ko sa inyo yung itsura. So guys, ito na. Dumating na ang takdang panahon. Wow. Ready na natin tignan. Tignan natin kung okay na. At yan. Tignan natin. Meron akong toothpick dito para tusukan natin. Tignan natin kung luto na yung gitna. So syempre, kapag wala nang dumidikit, sabihin nun, luto na yung gitna. So, luto na siya, well-cooked na. So, we will try to hanguin siya sa steamer. And then, meron pang kasha pa yung mixture kanina sa another 2 llaneras. So, si-steam na rin natin another 2. So, balikan ko kayo guys for the final look ng ating banana bread.
So yan, ito na yung na-steam natin na banana cake or banana bread. And let's see or let's try na tumikim para malaman natin kung okay ba yung taste niya or may kulang. So, tingnan natin. Ang sarap pala eh! Ayun. Ay, ang ganda ng ilalim saling, oh. So yan guys, ating slice. Ang hirap pa, struggle yung paglagay, pag-transfer from llanera to plate. Kasi, napakainit, nakakapasok. So, slice na natin. Para makita natin kung moist. So, ito yung gitna niya. Ito. Slice tayo. Medyo ano pa kasi siya dapat, ang isa pang tip, dapat pag magsa-slice is medyo napalamig mo na para hindi na siya ano, madudurog. Kaso this time nag-slice ako mainit pa. So, ang tama is dapat mapalamig na natin. Pero para makita natin, kaya ako in-slice na yung banana bread. Tikman natin kung anong lasa. Masarap. At hindi siya dry. Moist yung gitna niya. Akala ko magda-dry siya, so kinakabahan ako kanina. Lalo na yung tina-transfer ko from Lanier. So, parang dry. Pero saktong-sakto lang. Moist siya. And then, yung lasa niya, hindi siya sobrang tamis, hindi siya din siya sobrang walang lasa. So, equal na equal lang yung taste niya. Sarap. Sarap saling. Sarap. Promise. Ay, ikaw, bigyan kita. Lasang banana bread naman siya, no? So, yun, guys. So, ito na yung ating banana bread. And nakakatuwa naman na nakakasatisfied din at the same time. Kasi for a long time, ngayon lang ulit ako nakapag-steam or nakapag-bake ng ganito, nakapag-try. At ito, kaya ko pa palang gawin. So yon. So if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. And also, hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga new videos na ipopost ko para ma-update kayo. So yun guys, thank you for watching and see you on my next one. Bye!